Ay, kamusta kayo mga kataklas? Tara, luto na naman ulit tayo. Yung madali lang i-prepare at hindi kailangan ng sobrang daming oras. Pero siguradong masarap at may enjoy ng pamilya natin. Kasama na rin ang mga barkada. Tapos yung hindi rin masyadong mahal, iwabot kayo lang ng budget. O paano, tara, luto na tayo. Ito nga pala yung mga sangkap na kailangan natin. Una, sambuong manok. Tapos tanglad. Kalamansi, kadalasan mga 3 hanggang 5 lang magagamit mo. Tapos toyo, mga 3 kutsara. Isang kutsaritang asin. At powder seasoning. Ako yung ginamit ko dito yung pork sabor, yung 3 pesos lang. Paminta. Yung durog yung ginamit ko, pero pwede rin kayong gumamit ng pino. Tapos, cornstarch. Ito yung para sa gravy mamaya. At ito yung kompletong listahan ng ingredients. Kasama na rin yung presyo. I-marinate muna natin yung manok. Una natin ilagay yung toyo. Siguraduhin natin na nalagyan natin lahat. Pati yung loob ng manok. Tapos, sunod natin yung kalamansi. Make sure lang na hindi kasama yung buto kasi mapait to pag kasama sa luto. Massage lang natin yung manok tuwing maglalagay tayo ng ingredients para masigurado natin na kumalat yung flavor tsaka talagang yung loob. Tapos, sunod na natin yung asin. Siguraduhin lang natin na nalagyan natin yung buong manok at pati yung loob na ito. Tama lang, kayo nang bahalang tumansya kung gaano kalat yung gusto nyo. Same procedure sa paglagay natin ng seasoning. Make sure na lahat nalagyan natin, pati loob. Tapos, ganun din sa paglagay natin ng paminta. Labas at loob, kailangan nalagyan natin ng maayos. Pag nailagay na natin lahat, siguraduhin lang natin na massage ulit natin yung manok para mas kumalat pa lalo yung mga nilagay natin pagpalasa. At para manot na rin yung flavor hanggang loob. Tapos, tsaka natin ilagay yung tanglad. Rest lang natin to ng mga 30 minutes or marinate natin ng mga 30 minutes. Tapos pwede na to. Kapag na-marinate na, gagamit na tayo ng turbo broiler para maluto natin yung manok. At siguraduhin natin isasama natin yung ginamit natin sa pagmamarinate. Ilagay natin yun sa loob ng manok kasi yun yung magiging sarsa natin. Set lang natin siya ng 250 sa temperature at 60 minutes yung oras na kailangan natin para maluto yung manok. Mga pang 30 minutes mo itong niluluto, maamoy mo na yung aroma ng tanglad. After 60 minutes, pwede na natin alisin yung manok. Pero kailangan maingat natin itong ililipat sa lalagyan kasi nasa loob na ito yung sauce, yun yung nilagay natin kanina, yung ginamit natin sa pagmarinate. Yun din kasi yung gagamitin natin sa paggawa ng gravy. Kaya mas maganda kung gagamit ka ng medyo malalim na lalagyan pag nilipat mo yung manok para siguradong hindi matapon yung sauce. Tapos, i-rest mo lang ng mga 2 to 3 minutes. Tapos ibalik mo ulit to sa broiler para yung mga nanikit na sauce kanina, yung mga natuyo, magagamit mo pa yun kasi yun yung malasa sa paggawa ng gravy. Habang mainit pa yung sauce, ilipat mo na agad to sa pot. Tapos kailangan tama lang yung apoy. Kapag gusto mo ng mas maraming gravy, tulad ko, magdagdag ka lang ng mga 1 basang tubig. Kapag medyo mainit na, pwede mo nang ilagay yung cornstarch. Tapos tuloy-tuloy lang sa paghalo para hindi mamuo. Mag-add ka lang din ng mga 1 teaspoon na pamintang pino. At haluin mo lang ito ng haluin hanggang sa lumapot na to. Tapos pwede kang mag-add ng asukal. Depende sa pantasa mo para mabalance mo rin.
Kapag okay na sa'yo yung lapot ng gravy, alisin mo na agad ito sa pot at isalin mo na sa lalagyan. At pag okay na lahat, pwede mo na itong iserve. Pwede mo nang enjoy yung savory taste like chicken mo. Masarap itong ulam, lalo na yung balat, crispy. Tapos pwede na rin itong food treat para sa barkada. Sana nabusog at nag-enjoy ka sa panonood ng video. Huwag mong kalimutang i-click yung subscribe at bell button para sa mas marami pang tuklas adventure o food trip na gagawin natin. Kita ulit tayo sa next episode. Paalam!